So may trabaho kasi today, so kaya yung pinaka-vlog namin today para lang sa ano, para lang maisama ko kayo dun sa aking parang daily routine pa sa work. So taas na ng araw, no? Pero ano pa lang yan, 6:40 pa lang. Ayan. So let's go, guys. So ayan, check muna natin yung sasakyan, yung mga gulong. Okay naman. Okay. Malayo kasi yung biyahe natin, so kailangan nating i-check lahat para at least masigurado nating safe siyang gamitin. Tingnan natin yung mga fluids. Nani? Ang dinis. Okay naman, tapos yung battery. Kulay green pa nun. Kulay green. Kailangan kasing i-check my gear. Kasi magbiyahe tayo ng Abu Dhabi. Masyadong malayo ang biyahe natin. At least painitin muna natin ng at least 3 minutes. Let's go na. Yan, habang malayo-layo pa yung ano natin, ano, para hindi tayo masyadong mainip. Yan, yung MBF TV po ay para dun sa ano, para dun sa mga kapwa nating OFW na madalas ano na experience din kasi namin yan, na yung sa sobrang busy ba, yung sobrang busy ka na ano, yung off mo minsan, yung imbis na lumabas ka, maglalaba ka, magpa-plancha para dun sa ano, in preparation dun sa trabaho mo the next day. So kadalasan walang time na yung parang gumala at saka mamasyal. So kaya ito para dun sa mga isa ay para dun sa mga hindi nakakalabas na yung mga hindi nakakapasyal na OFW, para at least yung may makita man lang na ibang lugar o ibang tanawin dito sa, kahit na nandito sila sa Dubai. So yung pangalawa, it's para dun sa mga nagbabalak na magbakasyon or pumunta sa Dubai. So ayun, para magkaroon na kayo ng idea kung ano yung makikita nyo, ano yung mga pwede nyo gawin, pwede nyo puntahan. Ayun, so yun yung pangalawa. Pero syempre, iba pa rin kasi yung ano, yung napupuntahan mo talaga. Ayun, no, tingnan nyo yan. Sobrang ganda nung ano, sa highway mismo. Nasa Sheikh Zayed Road tayo. So ito yung para pinaka-EDSA ng Dubai. So ito yung pinaka main road niya. Kung makikita niyo, sobrang linis, ano? Tsaka walang kalat, walang basura, walang ano. Tapos yung mga road markings, sobrang linaw. Tapos medyo mas ano siya. Hindi medyo, pero mas maluwang yung spacing ng bawat sasakyan. So magkakaroon din tayo ng video para diyan dun sa mga yon, sa driving, yung experience ko naman sa pagda-drive sa Dubai, kasi mostly sa trabaho ko nagbabiyahe ako, so sa buong UAE. So yung Dubai kasi is parang isa lang siya dun sa Emirates ng ano, UAE. So isang Emirate siya, isa din yung Abu Dhabi. Abu Dhabi is yung capital nila, yung city, pero yung country
kung nasaan yung Dubai, it's United Arab Emirates. So yung country nila is United Arab Emirates. So madalas kasi na pagkakamalan nila yung Dubai na ano na country. Hindi ano, isa siyang ano emirate or isa siyang city. UAE. So yung UAE meron siyang 7 emirates. So isa doon is yung Abu Dhabi and together with Dubai. So ayun. Nasaan na ba tayo? Ayun yung pangatlo. So para iuna para to sa mga OFW na nandito sa sobrang busy, sa sobrang ano, hindi sila nakakalabas. So ayun, at least may makita man lang silang ibang tanawin at saka ano. Tapos pangalawa, it's para doon sa mga gustong nagbabalak pumunta dito. Ayun, i-recap ko lang ano. Nagbabalak dito pumunta at saka mamasyal. And then yung pangatlo na naiisip ko, on the top of my mind, yung ano, yung bonding na rin para sa family yun, sa pamilya. So hindi na kasi ako masyadong nakakatawag sa ano, at least sa Pilipinas. So yung pinaka ano namin, nagpabonding kami as a family, yung family ko, sila Cleo, sila Ate Shasha, sila Brian. And then ina-upload namin para napapanood nila kung kumusta na kami at saka ano. So at least kahit di ka ako masyadong nakakatawag sa Pilipinas at saka sa ano, so at least nakikita nila kung ano yung mga ginagawa ba namin dito sa ano, yun, para sa pamilya, para update lang sa mga pamilya at saka ayun, para makita nyo rin yung mga view dito saan kayo pwedeng pumunta. Ayun, tapos tsaka yung life ng ano ng family ng ilong tanong pag meron kayong pamilya dito sa UAE. So ayun, at least may nakikita nyo na ano, yung Dubai kasi is talaga number one talaga siya para sa akin, ha, para sa akin talaga. Isa siya sa ano, actually siya yung number one para sa akin sa the safety. Talagang ano, super safe siya. So hopefully guys, ayan, papakita ko lang sa inyo naman yung kung ano yung mga ginagawa ko. So pero may separate video pa tayo para yung detailed talaga na ano na ginagawa ko. Pero kasi sobrang busy eh, kaya ano, sobrang maraming trabaho, kaya hindi natin basta-basta magagawa din lahat. So kaya yung mga video namin halos kasama yung family ko. Kasama yung family. So ayo, pag day off or rest day ko, yun lang talaga kami nakakapag video or nakakapag vlog. So isa din sa Thailand yung ano, gusto namin ano, ma-record man lang yung ano, mga ginagawa namin dito para dun sa mga bata, at least paglaki nila may memories pa na binabalik-balikan para pinapanood. At least napapanood nila kasi wala nang ano, wala na kasi yung memory yung cellphone ko, kaya kailangan nating ano, i-upload sa ano, at least pag-upload mo sa social media, nandun lang siya. Hindi siya mawawala. Hindi mo kailangan ng maraming memory para doon. So pag-upload mo and then delete na, meron ka ulit bago ano. What? Meron ka ulit space para doon sa ano, sa ating video, sa ibang video at saka yung ibang ano, ibang photos. Ayun, so ayan, medyo matagal lang yung biyahe. So mamaya na ulit i-update ko kayo kung nasa na tayo. So mga after 30 minutes siguro, 40 minutes yun. So update ko na lang kayo. Yan. See you guys.
1 minute 37 seconds later. O nga pala, gusto ko nga palang ipakita sa inyo, ayan, yung gawing kaliwa, yun. Ano yun? Radar. Radar yun para sa ano, sa mga speed. Nag-overspeeding. So, ang maximum speed limit kasi dito is 120. Sa Dubai kasi meron silang parang allowance na 20 kilometers per hour. So, ayan, kung makikita nyo, ito may isa. Ayan, makikita nyo sa gawing kaliwa. Ayan. Yun. Mga speed radar yun. Para camera siya na ano na magpa-flash siya pag ano na hit mo yung overspeeding. Yung overspeeding na ano 140 one at least. Yung more than speed limit 140, more than 140. So pag na-hit mo 'yon, so magpa-flash siya. Saka ang kagandahan din kasi dito, ang ganda ng daan. Sobrang smooth. So kung makikita nyo, ayan, sobrang smooth niya. So talagang pag ano, pag hindi ka naka-focus, pag nawala yung focus mo, talagang ano, mabibigla ka na lang may camera na nag-flash sa harap mo. So hindi mo mapapansin kasi na nasa 140 ka na. Madalas yan, ano, hindi mo mapapansin na 140 na pala yung tinatakbo mo mahigit. Or nag-overspeeding ka na. Konting ingat lang din pag nagda-drive, pag namamaneho na baka ma-overspeeding ka, ano? So kailangan mo mag-focus talaga. 95 test, okay. Yan, bago ka kasi makapasok sa mall, kailangan mo yung Alucent app na tinatawag. So yung app na yon, yun yung ipipresent mo, nakalink dun yung COVID test result mo, yung PCR test. So yun yung laging pinapakita mo sa cellphone mo. Tapos nakalagay din dun, gaya ng nasabi ko kanina, nakalagay din dun kung ilang araw ka ng negative. 2 hours later. Dito na tayo sa ating first destination. Ayan, nandito na tayo. Nandito na tayo ngayon. So, yan, bago makapasok dyan, kailangan i-present ang sa mall na yan. Deerfield Mall sa Shahama, Abu Dhabi. So bago makapasok dyan, kailangan natin ng Alucent app. Kailangan natin i-present yung Alucent. So hanap muna tayo ng parking. May naka Rolls Royce. Hanap muna tayo ng parking. Ayun, si Blackie. So pasok muna tayo sa loob. Punta muna tayo ng parking. Kakatapos lang natin. So, sa next destination na tayo. So, kailangan nating matapos lahat ng ano natin, ng mga bibisitahin natin. Nasaan na ba si Blackie? Saan ko ba siya pinarata? Ito pala. So, yan. Next destination na. So, hindi ko na lahat i-record dahil ang lahat ng pupuntahan natin, yung iba lang, kasi masyadong marami. Pag ano na lang, pag may time na ano, hindi masyadong busy, doon na lang natin i-record ang lahat.
banda. So hindi naman tayo papasok diyan. Ano lang, nasa labas lang tayo. So iba kasi yung pakay natin, trabaho. So ayan. Kailangan lang natin pakita sa inyo. Welcome. So we are here now at our next destination. Ito si Blacky, nakaparada na. Ayan, ayan, yung kamay ko. Ito si Blacky, nakaparada na. So ang gagawin na lang natin is pumunta tayo doon sa entrance. Ito. So ayan, pagpunta natin. So check lang muna natin kung yung mga, yung trabaho natin. Okay? So let's go guys. Ito, hulaan nyo kung ano to. Yan, nung una hindi ko alam kung ano yan at kung bakit yan nandyan. So ito'y isang fire hydrant. Wow! Fire hydrant po yan. Yan. Ganda no? Parang ano lang siya, pero fire hydrant pala. Entrance. Ayan, dito i-check yung ano, send up nyo bago pumasok. Many, many minutes later. Matapos lang natin. Next destination na naman tayo. So hanggang sa matapos natin yung buong araw at saka yung buong, yung lahat ng kailangan nating puntahan, kailangan nating i-check lahat. Papunta ulit tayo sa parking. Tingnan natin yung si Blacky. Para maka tapos agad natin lahat. So yan, next destination tayo. Let's go guys. Ayan guys, nandito na tayo sa Abu Dhabi, sa mismong city. Nandito tayo sa may bandang Corniche. So yung Corniche Road is parang sa atin sa tabing dagat. They walk. So nasa gawing kanan yung dagat. And ito yung Corniche. So yan, sobrang linis talaga dito din. So mamaya guys, hindi ko na lahat mapapakita yung mga pupuntahan natin. So masyadong busy kasi today. So hindi ko lahat mapapakita. Thank you.
2 hours later. Welcome to Marina Mall, Abu Dhabi. So, salamat kay Blacky. Yan, si Blacky. Si Blacky lang ang malakas. Aww. Uy, ang laking isda. One eternity later. Okay, nandito tayo sa ating next destination. Hanap lang tayo ng parking. So, ayan guys. Salamat po sa inyong panonood. And thank you sa lahat ng sumusuporta. And kung nagustuhan niyo po ang aming mumunting video, please like, share, and subscribe ang aming mumunting channel. Salamat po! Ingat! Bye!